Kumusta mga paps? So, andito naman tayo para sa panibagong video. So, para sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano mag-skin smoothening o pagandahin yung skin ng model nyo dun sa photo nyo. It's either sa cosplay photography man ito or sa fashion photography. So, punta tayo sa Photoshop. So, dito sa Photoshop, binuksan ko na dito yung dalawang picture. So, isa dito yung kay Kitsukuha. Then, yung isa yung kay Mitch. Dito kay Mitch, hindi ako yung kumuha nito or hindi ako yung naging photographer nito. So, ito yung picture ko kay Mitch. Okay. So, ito yung picture ko kay Kits. Ito yung unang-una namin collaboration or rather, una namin photoshoot dalawa. So, kinagandahan lang nito, mga paps. Sobrang ganda na ng skin texture niya. Walang masyadong blemish, asas halos, wala talaga. So, anong unang-una yung gagawin as a retoucher or mag-e-edit ng photo or as photographer din, tatanungin nyo yung pinotoshoot nyo kung ano yung mga okay tanggalin dun sa mukha niya. Sinasabi ko dito yung mga birthmarks, like yung mga ano na willing ba silang ipatanggal to sa inyo or not. Kasi merong iba na ayaw nilang ipatanggal, meron naman na okay. Okay? Sa eye bag, syempre normally okay yan. Pero yung tear bag, merong hindi nagpapatanggal, merong nagpapatanggal. Again, didepende yan sa model or sa concept nyo. Pero dito kay Kitsukuha, napag-usapan na namin dito kasi dito kami nag-shoot sa labas lang ng village namin. Usap kami, sabi ko, okay bang tanggalin yung mga itong mga birthmarks, yung mga nanay. So yes daw, patanggal. Then, syempre, the usual, yung eye bags. Then, sa tear bag, sabi niya, kung masyadong dark, i-lighten up lang, pero huwag tanggalin. So, yun yung the usual na inaalam ko. So, then, ito rin, itong mga, hindi ko alam kung tawag dito eh. Yung lines sa leeg. Hindi naman siya stretch mark. Kasi diba usually siya. Anyway, kung ano man ang tawag yan. Itong mga marks na to sa leeg. Sabi niya, it's depende na lang daw, pero huwag daw tanggalin ng sobra para hindi maging mukhang super edited. So, for me, it's pinakita ko siya ng before and after na tanggal siya or hindi. So, mas gusto niya yung wala or medyo wala. Ganun. Then, yung itong kay Mitch, alam ko na edit ko na to during sa isang convention na nag-live editing ako. So, tinanong ko rin siya kung ano yung mga ayaw niya dito sa photo na to. Siyempre, yung blemish, then yung, sabi dito, yung tape na to, then, yun, mostly. At saka yung parang bigote, saka itong parang maitim daw dito sa part ito. So, mostly, ginagawa ng iba is freaking separation. So, later on, pag-usapan natin yun mamaya. Pero, merong plugins na afford nyo or makakabili kayo, merong natatawag na image, nomic, portraiture. Sabi, lalagay ko yung link sa baba para makita nyo. So, ang gagawin nyo lang dito, duplicate ko yung layer, IP, image na, mid-portrait yung mga IP na lang nagawin natin. Then, hanggat maaari, pag nag-duplicate kayo ng layer, ng background layer nyo, is gagawin siyang smart object. Right-click yung smart object. Kung may shortcut keys kayo, mas better. Ang ginagawa ko sa shortcut keys ko dyan, Ctrl-Shift-B. Then, filter, image na, mid-portrait. So, dito, pinipili ko lang yung default niya na strong. So, kung titingnan natin yung comparison, yung 100%, kaya ito mag-load. Ayan siya. So, hit mo lang yung okay. So, dahil naka smart object siya, meron siyang ganito, smart filters. So, ngayon, pwede mo siyang i-masking. So, anong gagawin mo na lang is gagawin niya siyang black color. Para gawin niya nun, alt backspace is yung black, which is yung foreground color. Then, control backspace is yung white, which is yung background color. So, depende yan kung anong color yun nandun sa baba or nasa taas. Pero, pag ganitong puti yung mask nyo at nakikita yung effect ng image ng portrait tool, so, kailangan, ibig sabihin lang nun, gawin nyo siyang black para mataktan. So, yung black is nasa baba, so control backspace. Then, next nyo dyan is kunin nyo na yung brush. So, gamit ko lang dito mouse, hindi ako gumagamit ng pen tablet or Wacom tablet ngayon para at least same lang tayo lahat. So, flow 100, opacity 100. So, dito, mas kontrolado nyo ngayon kung ano lang yung gusto nyo
i-smoothen. So usually dyan is yung mukha lang. So iwasan niyo yung gilid nitong sa ilong. Saka yung sa mata syempre. Dito yung brush, yung bracket key lang yan. Pwede rin dito. Then, this one. Yung shadows dito, huwag yung i-smoothen. Basta yung mga edge, huwag yung i-smoothen yan. Kasi pag i-smooth niyan, para maging unnatural na. Then, pwede nyong gawin din is 20% low or 10% low. Then, saka kayo lumapit ng konti. Then, pwede rin yung i-zoom. Tapos, i-toggle nyo lang to. So far, is okay na, di ba? So, kung gagawin natin, tatanggal natin ito, ganyan siya ka-smooth. Pero pag naka-masking lang, yung mukha lang naman sa kanyang leg, it's either yung gusto nyo pang i-mask yun, nasa inyo yan. So, ito yung isang step. Mostly, mga paps, gumagana lang to kapag or maganda lang siyang gawin kapag maganda na yung skin ng model. Pero kung merong katulad ng mga ganito, like yung lunal na malalaki or yung, let's say, may tagyawat siya, hindi siya matatakpan. So, gawin natin yung kay Mitch. So, may shortcut keys na ako dito. Gawin na lang natin is ganito pala. Ito same lang to, pero gumawa lang ako ng mask dun mismo sa main layer. Ito kasi yung layer dun sa smart filters. Meron na. Pero, yun, nasanay na ako yung masking is nasa layer. Para pag hinide ko siya, kita ko siya. So, kung i-remove natin to, i-hide pala natin. Kung makikita nyo lang, maganda yung pagkakabagsak nung plugins ng image na Omic Portraiture. So, wow, talagang nasasabi nyo, perfect na siya. Almost perfect. Pero 100% to, pero pwede na lang natin bawasan yung opacity. Like, around 60, ganyan. So, kung gagawin natin yan sa 67, so, tagal ulit natin to, hide na ulit natin, then, kuha tayong brush, gawin natin 100%. Since nakita na naman natin itsura niya, na meron. So, gagawin nyo lang is brush nyo lang yung gusto nyo. Yung mga dapat lang pala. Sorry. Siyempre, iwasan yung lips. So again, iba-ibang paraan tayo mga paps. So pwedeng sa inyo is hindi nyo in-smooth to. Ito, in-smooth nyo. Sa akin, hindi rin. Din, eh. So iba-iba tayong preference yan. Nasa, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo smooth or yung ayaw nyo. So, ito uli yung kunyari, gawin natin 100%. Kung 100% yung makikita nyo yung mata, is nag-smooth din. Pati yung lips, ito yung before, ito yung after. So, nakikita nyo, sharp siya pero magiging parang blurry-ish. Ganun. Kaya ginagawa natin is naka-masking. So, mas maganda siya. Pero, yun nga, gaya na sinabi ko sa inyo, yung ibang parts na masyadong like visible or parang masyadong malaki, hindi na nadadaanan ng skin smoothening ng image ng meat katulad itong buhok. So nandun pa rin siya, so kailangan ko nyo pa rin tanggalin. So just in case na kunyari meron pa kayong time, gawa lang kayo ng new layer, blank layer sa taas, then punin nyo na lang is smart healing tool, smart healing brush tool. So, gagawin nyo lang, i-sample all layers, kailangan nyo naka-check, then content and aware, then normal, yun nyo lang. So, para tanggalin lang natin to. So, yun yung isang way. So, the same din yun, pag ginawa natin dito kay Mitch, pwede rin natin tanggalin. Okay. So, ang prefer ko is, inuuna ko, is, like, tanggalin muna yung ayaw ko. Ayan, mga ganyan. Ayan, tanggalin ko na yan. Ganyan. Then, sabihin natin, saka natin gawin yung skin smoothening. So, andyan na siya, diba? So, gagawin ko dyan. Dahil naka-smart object siya, yun yung kinagandaan niya, naka-smart object to, meron na siyang
nandiyan pa rin siya. Or pwede natin copyhin yung mask layer niya. So, click and drag lang dito. Ayan, replace the filter mask. Yes. So, kung mapapansin nyo, doon yung nilagay. Hindi dito. Kasi ibang sa smart filter mask yun. So, tanggalin lang natin to. Delete layer mask. So, the same lang siya. Pero, ginawa lang natin is nasa baba yung itong pamatanggal ng blemish. So, it's either sa baba, unahin nyo, or gawin nyo muna yung image na umit. Pero, prefer ko inuuna yung pinatanggal muna yung malalaking blemishes sa yung mga dapat tanggalin. Then, next is, wait lang, save natin, is yung frequency separation. So, sa frequency separation, so yeah, pag nakita nyo naman to sa internet o search sa YouTube, marami kayo makikita about sa frequency separation. So, gaya ng iba, so duplicate kayo ng background layer nyo, dalawang beses. Gawin nyo na lang itong L goes to low, then yung isa is H is goes to high. So, gawin din natin yung kay Mitch. Yung next is, tanggalin mo natin to. I-tick lang natin yung I. Hide lang natin din. Yung low is select filter, then blur, then Gaussian blur. Dito makikita nyo yung preview, di ba? So ang gagawin nyo lang is kailangan matanggal lang ng konti yung texture. So simulan natin sa 1%. So nandun pa siya. Ito yung titignan ko, ha. So gawin natin 2%. Medyo wala na. 3%. Okay na ako dito. So gawin natin 3%. Then, unhide natin yung H. Then, siguro din yung nakaklik yung layer na H o yung high. Then, click yung image. Then, apply image. Then, dito sa layer na to, kailangan hanapin nyo yung layer nyo na L o yung low. So, click nyo yun para i-merge nyo doon. Then, yung blending is kailangan na subtract. The scale is 2 and offset is 1 to 8. Then, click OK. Then, babaguhin nyo is, ayan, kung yun, nakikita nyo na yan, diba? Ayan. So, ayan, nakikita nyo yung texture or yung details nung picture nyo. So, pag i-zoom pa natin yan to more than 100%, makikita nyo din yung texture ng skin. So, yun yung hinahanap natin. Nakita pa yung texture. Then, gawin nyo dito is, dito sa blending option. Tinignan nyo yung linear light. There you go. So, kung mapapansin nyo, pag merge natin to, so, hold nyo yung control, then click nyo rin yung isang layer, then shift. Hold nyo yung shift key, then click nyo to. So, magiging group siya. So, pag hide natin to, kung mapapansin nyo, walang nangyayari. Pero, kung i-hide nyo to, mag-blur siya. Kapag i-hide nyo to, mag-ara naman siya. Parang, alam mo, naka-sharpen. Ayan. So, sensya na kung maingay yung aso ng kapitbahay. Kaya ganito yung setup ko, masyadong malapit sa mic para at least mas rinig. So, ang kung makikita nyo dun sa ibang video na ginagawa ng iba, ganito. Let's see. Wait lang. Duplicate natin to, ha? Para at least hindi na ako gagawa ng mga. So, yung iba ginagawa is ganito. Click nyo yung lasso tool. So, usually yan nasa 0%. Diba? So, sample lang po yan. Bilib lang kayo ganyan. Kunyari. So, makikita nyo, masyado siyang sharp. So, kailangan nyo gagawin yung feather niya is mataas, like 10 or 20 ata. So, hit nyo uli yung Q. Meaning lang yung Q is yung quick mask para na makita nyo kung ano yung tsura ng selection nyo. Then, control D, deselect. So, wait. Deselect ulit. Gawin natin itong mga 20. Then, Q ulit. So, ito yung hinahanap natin para at least yung smooth yung gilid. Then, ngayon, go tayo sa filter, tapos blur, then Gaussian blur. So, dito, tataasan na natin ngayon yung radius niya. So, makikita nyo dito, hanggang bahala kayo kung ano yung preference nyo. Ayan, kung yan, let's say, ganyan ang gusto nyo, hit nyo yung OK. Then, control D para deselect. Then, ulit-ulitin nyo lang yun sa mga gusto nyo. Meron yan, tapos i-ano nyo lang ulit. Click nyo lang ulit ito, or kung meron kayong shortcut keys dito, yung default nito, control F na shortcut keys. Kasi tinanggal ko yun
kasi hindi ko naman masyadong ginagamit to. So, ganyan lang. So, i-select, ganyan. Click nyo lang uli yung selection keys na yun para mawala. Okay. Paulit-ulit lang. As click lang kayo dito. Tapos mawala. So, ganyan lang siya. Ang ayaw ko lang dito, mga paps, select ng select, then lagi ka mag-gash and burn, diba? So, merong isang paraan na pwede nyo gawin is ganito. So, ito yung parehas lang to, ah. Parehas lang siya na ganyan natin sa baba. So, gagawin nyo dito is gagawin nyo siyang smart object. Then, ngayon, mag-ano kayo ng gash and burn. Saka nyo siya i-gash and burn. Naalala nyo kanina kung ano yung point ng Gaussian blur radius nyo. 20. Gawin yung 20. Then ngayon, nandito tayo. So, ito yung nakikita nyo ngayon. Puti siya. So, gawin nyo siyang black. So, control backspace. Ngayon, dahil naka-masking na siya, pwede nyo na lang siyang i-brush. So, ngayon, pwede kayo mag-flow ng around 50%. So, alam nyo yun, mas madadalian kayo na ganito. Mouse din lang ang gamit ko. So, mas kontrolado nyo siya. So, alam nyo kung, alam mo, hindi kayo paulit-ulit na maglalasso tool, then blur, lasso tool, blur, ganyan. So, ito yung isang mabilis na paraan para gawin nyo. Kung wala kayong image na mag-portraiture na pang-pambili, pwede nyo gamitin to. So, yan. The same din lang. Almost same din kung gagawin nyo dito kayo dito sa ano nyo, so, wait. Lang, alam ko, may shortcut is na kasi ako dito. So, gawin na lang natin. So, 2, 3. So, the same. Kaya, control D, smart object, then Gaussian blur. Ayan natin, 20. Yan. Let's say, dito na lang natin maging layer mask. The same. Diba? Okay, nasa sa inyo yan kung paano kayo mag-skin smoothening. Nasa sa inyo yan. So, ito yung isang paraan. Then, ang kinaganda rin dito, dahil naka-smart object ka, kunyari, ito, nasobrahan ka kung gusto mong gawin. Gusto mong ibalik. Kung ginagawa niyo yung dating style na lasso tool, then blur, hindi niyo magagawa yon na babalikan niyo yung errors niyo. Pero dahil naka-smart object kayo at naka-masking kayo, mababalikan niyo. So, syempre, puti ang ginagamit niyo pang brush, gawin niyo itim para bumalik. So, gawin niyo na lang itong flow ng mga 20% para dahan-dahan niyo lang maibalik. Yan. Then, pati yung gilid. Yan. Kasi ito yung ano eh, highlight. Ay, yung shadows mo. So, balik natin na konti. So, makita nyo yung big difference niya na yung normal na tawag ito, nag-lasso tool din, Gaussian blur versus dito sa naka-smart objects, then minamask out niya na lang. So, yun yung isang way ng frequency separation. So, galing, diba? So, yung huling paraan, mga paps, yung the usual na ginagawa ko. So, frequency separation pa rin, syempre. Pero, ang ginagawa ko dito ngayon ay inuuna ko yung cleaning. So, clean up, yan. Ganoon natin ito. So, na ito yung clean up. Ganoon natin ito. Hindi, yan mo lang. So, kung papansin nyo dito, wala na yung mga blemish. Like, katulad nito. Then, yung zoom natin, mawala to. Dito yan. Yan. Then, tinatanggal ko na rin yung nandito sa leeg. Katulad yan. Although, may details pa rin ako nun. Hindi tinatanggal. Then, yung sa eye bags. Light lang. Lighten up. Ito tinatanggal ko. Then, sa frequency separation. Tanggalin natin ang hide lang natin ito. So, ito yung isang paraan ng ginagawa ko sa frequency separation or lagi kong ginagawa, rather. Ito yung talagang ginagawa ko. New layer sa gitna ng dalawang to, nung
ng frequency separation. Hide lang muna natin. So, pwede siyang gamitin na like pang makeup, pang retouch ng sa mata, contact lens, pang bago ng kulay, sa lips, ganun. Brush tool lang siya, then yung flow nyo is nasa 1% to 5% lang. Depende niyan sa inyo. So, laki natin yung brush tool. Let's say, gusto natin dagdagan yung blush on niya. So, brush tool. Then, 3%. So, laki natin yung brush. So, ang pakikita nyo, yan, nag-brush lang ako. So, may dagdag na siya. Bakit sa frequency separation ginagawa? Yung kanyari, itong texture na yan, let's say, pag 100% natin yung brush natin, midday. Ayun na, nag-jump pa rin siya. So, hindi nawawala yung texture. Kaya mas maganda maglagay dito ng makeup kesa dun sa outside ng frequency separation. Let's say kung sa labas nito or before ka mag frequency separation. Okay. Before or after man yan, pag gumawa ka ng brush, ito yung new layer, wala na. Wala na yung skin texture. So, kaya ginagawa yun sa frequency separation or ginagawa ko sa frequency separation. Then, shortcut keys para sa flow is shift. Hold yung shift, then yung number keys din sa taas ng keyboard. Pag hindi ka lang naka-hold ng shift, yung ang nababagong number is yung sa opacity. So, yan, makeup, then pag ano ng sa mata, let's say, pati. Tingkara natin, pati ito. So, depende yan kung gaano katingkad. Gano'ng kakulay ang gagawin mo din sa pag-i-edit mo dito. May kanya-kanya tayo ng preference. So, nasa sa inyo. Ito, binibilisan ko lang para nandito sa demonstration natin. Again, naka-pen tablet ka man, na Wacom, or naka-mouse, pwede nyo gawin ito. So, yun yung makeup. Saka din sa mata. Pero nyo gawin dito sa lips. Kung gusto nyo mapantay lang yung kulay ng lips, gawin nyo is hold nyo yung Alt key para color picker, then click nyo yung color ng lipstick. Yan. Then i-brush nyo lang. Apply. Yan. So, nagpantay na yung kulay ng lips. In a sense. Pero huwag nyo masyadong sasobra, lalo nyo sa highlights. Kasi baka pwede nyo naman kasi magdagdagan din. Kunwari yan, highlights. Pag highlights kayo, pwede nyo magdagdagan. Ibalik. Then, isa pang kagandahan nito, tanggal natin yung makeup. Yan. Pwede rin kayong, gawin natin sa picture ni Mitch. Yan. Pwede rin kayong magpantay ng skin tone. Which is yung madalas ko rin ginagawa. So, gawin natin dito like mga 2% lang na flow. So, pwede nyo gawin like, example, ito. Highlighted. Ito hindi. Ito yung parang pantay na kulay. So, kunin natin itong kulay na ito. Mas pantay lang natin ng konti dito. Then, saka natin i-brush dito. Para lang pantayin. Okay. Halos same. The same dito dahil parang may pagka-darken dito. Pwede natin yun. I-brush natin. Same dito. Ito, click natin ito. Bagay natin yung kulay nito. So, gawin natin ito mga, let's say, 4% na flow. Para mas mabilis makita. So, let's see. Yan. Then, pwede rin, kunyari, magpantay kayo na highlights. Tulad ito. Then, shadows. Yan. Nagawa ko din yan. Yung makeup, nyari, eyeshadows, yan. So, before, then after. Kung makikita nyo, super huge difference talaga siya. Kung makikita nyo, talagang wow yung paggamit ng frequency separation. So, kung mamamaster nyo siya, magaling. I mean, mapadali ang buhay nyo. Mapapanggada nyo yung mga photo. Hindi siya madali, per se. Dahil kung marami kayong i-edit na photo, nakakapagod siya. Pero kung talagang gusto niyo siyang gawin na maganda, it takes time, pero pag nasanay kayo, wow. I mean, kita niyo naman yung mga result na minsan na ginagawa ko. So, yeah. So, ito yung, yan. So, pwede rin kayo mag-highlights din sa buhok. So, ito yung ginagawa ko yan. Ito yung kompleto. Yan. Ito yung siya.
So, yun lang mga paps. Sana nagustuhan niyo itong tutorial vlog na ito na ginawa ko sa inyo. Yung mga comments yun din from dun sa unang vlog na ginawa ko, hindi ko nakakalimutan yun. Like, yung comment suggestion ni CopyCat, yung tips ko for lighting and stuff, for self-portraits, don't worry, on the way na siya. Meron lang akong ibang mga ginagawa pa. Then, yung kay Christian Zan, comment niya is, cosplay shoots behind the scenes with tutorials and do's and don'ts. Yan. Gagawin ko din siya. On the way na rin siya. Kasi gumawa na rin ako ng BTS shoot with Kids Kua. So, doon ipapaliwanag ko yung mga do's and don'ts nun. So, cosplay shoots. Ayan mga paps, sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video na ito. Huwag nyo kalimutang i-like. Mag-comment na rin kayo. Then, subscribe sa channel. Then, yun, notification bell as usual. So, kita-kits sa next vlog. God bless.